mom ko nasa Qatar and yung dad ko nasa Saudi. So, naiwan kami ng siblings ko with my tita, sister ng mom ko. Ate, si tatay! Tay! Kapag umuwi yung father ko from sa Saudi, dumediretso siya sa ate ko and natutulog siya when my ate came. Miss kita! Doon nag-start yung hindi ko na-feel yung love and affection galing sa parents ko. Favorite din ng father ko yung sister ko. Alam mo, kahit kailan, ang bobo-bobo ang tanga-tanga mo! Sino ka para magsalita ng ganyan? Ate mo ako! Bakit? Hindi ba ako, wala ba akong kakapatan na magsalita ka sa'yo? Ganyan ka pa magiging ate sa akin, ha? Makapal din ang mukha. Lagi kami nag-aaway ng sister ko. Kapag may ginagawa po kasi akong tama, hindi po nila nakikita yun. So, ang ginagawa ko is nag-spend ng time with my friends, which is na-feel ko na yung love na hinahanap ko is nasa kanila. Yung naging boyfriend ko po, barkada po siya ng sister ko, dun ko po talaga na-feel yung love talaga na sobrang hinahanap ko. Pwede humarap ka rito? Kaya lang po, dun sa 8 months na yun. Ano napapalitaan kung gabi-gabi ka na umuwi? 10 oras ng gabi, nasa labuyan ka bago hindi ka nagsasabi sa akin? Masakit po. Kasi inisip ko, father ko po kahit nag-aaway po kami, hindi po ako sinasaktan. Never po. Aware po sila na ganun po yung nangyayari. Pero hindi po sila nakikialam. And masakit rin po yun para sa akin. Hindi ko po siya kayang mawala. Kasi dahil sa na-feel ko yung love sa kanya, inisip ko po na pag umalis tong taong to, pag nawala tong tao na to sa akin, wala na akong makikitang ibang ganito. Bakit kapatid mawala pa? Kailan ko pa tinawag yun, ah? Tawagin mo nga. Tita! Si Christine, tita! Nurse po yung ate ko. Gumawa sila ng water na may sobrang daming asukal po. And pinainom po sa akin. And pinilit po ako na mag-vomit. Nag-vomit naman po ako. And after po na naging okay, buhay po po ako. Mama po sa mga friends ko, uminom po kami. Hindi ko po ma-handle yung emotion ko that time. Kasi nahuli ko po siyang nag-cheat. Which is nakita ko po sa phone niya. Nung nag-break po kami, dun po yung time na na-feel ko na eto na lahat, wala na talagang love. Mom ko, hindi ko pa po makontakt. Parang sumabog na po ako. Kung ganito lang din yung mangyayari, kung mawala din siya, mas okay din na mawala na rin ako. At least end na yung pain. Kumuha po ako ng kitchen knife and doon na po nag-start. Nakikita ko lang po yung blood na nanggagaling sa akin. Ginawa ko lang siya kasi for the sake lang na feeling ko maayos to kapag ginawa ko to. Bumalik din po yung relationship namin. Pero dumating po talaga sa time na ayoko na. Kasi may nangyayari na po sa kanila ng girl eh. Yung pa-schoolmates ko po, inaya po akong mag-table tennis. Saan po table tennis namin? Table tennis? So, ang ginawa ko po sa mama po ako, maliit na room lang po siya. Pero nadandan ko po doon, is puro guys po. Ay, ano ba alam nila? Ah, ito ba yung sa table tennis? Hindi, Bible study meron dito eh. Ah, ganun po ba? Balikan na lang ng Friday, asahan kita makita. Ah, sige po. Friday na po, sakto po wala po akong pupuntahan after school. Doon ko po nalaman na gathering po pala siya ng college students na sabay-sabay pong win-worship si God. Sobrang nag-struck po talaga yung message sa akin kasi about po sa love. Na ang tagal ko nang hinanap, pero hindi ko nakita. Pero nung Friday na yon, doon ko siya nakita. Nang sabi ko na, Lord, I'm a sinner. Pinatawad mo ko. God ka. And bakit hindi ako magpapatawad din sa iba? And nakita niya po talaga yung changes. Oh, parang nagpaparamdam siya, babalik siya. Sabi ko po sa kanya, may relationship na ako kay God. Gusto kong i-pursue to. Kaya okay na lang, friends tayo. Alam niyo yung feeling na wow, nasabi ko yun. Pero dati, grabe, ayaw ko siya mawala. Nung pinagpipray ko po yung family ko, naging okay po, unti-unti yung relationship namin ng ate ko. Hindi kami nag-aaway. And then ko po na-feel na may kahit
konti may changes sa family namin. Tapos may time po na nakausap ko na rin yung papa ko. Ang definition ko po ng walk with the Lord, parang endless eh. Madami pong exits, pero ang sabi ni Lord, trust lang. Trust lang. Oh, I love it. Sobra. You know, bihira lang natin pag-usapan tong topic na to na favoritism. Oo. But I think it's important that, you know, we as parents and we as children, we really talk about ano ba tong favoritism na to and the harm that it can do. You know, in my case, ang experience ko sa favoritism, my dad always said, wala akong favorites. I love you and your sister equally. I will die for both of you. So yung father ko, palagi niyang ina-affirm na wala siyang favorite. Kaya lang, yung experience namin, at least nung sister ko, she felt that I was the favorite. Ganon din sa amin. Siguro kasi dahil mas bunso yung kapatid ko, mas clingy siya. So nung lumalaki siya, mas close siya sa nanay ko. So akala mo siya yung favorite? Akala ko naman siya yung favorite. Oh. And at that time, nung medyo adolescent na ako, nagkakaroon na akong sariling isip. Puro naghahanap na ako ng attention sa iba, hindi sa mga magulang ko. Well, yun yung magiging side effect nung favoritism. The child na feeling niya hindi siya yung favorite, ang may experience niya ay parang rejection din yun. Yeah. So kapag ka-rejected ka, what happens? You look for love attention. Elsewhere. You look for love elsewhere. Katulad ni Christine. Si Christine, nag-rebelde siya. Nag-boyfriend siya, nag-party siya, looking for love in the wrong places. So this is why napaka-importante po na pag-usapan natin tong favoritism at yung damage na nagagawa sa atin ng ganito. Kasi tanggap yata dito sa Pilipinas yung favorite ito si mami, ito favorite to ni daddy. Tuloy nagiging dysfunctional. Tuloy nagiging dysfunctional ang mga families. In fact, sa Bible, di ba, meron ding dysfunctional family, yung si Jacob tsaka si Esau, nag-aaway sila. Dahil yung si Esau, favorite ng tatay. Oo, yung isa, paborito ng nanay. And then so, tuloy, gera-gera. Tuloy ng gera-gera. Pero kung tayo po yung mga magulang, iwasan po natin na magkaroon ng favorite as much as possible talaga, pantay. Pero minsan, hindi ba no matter kung how much pantay natin taga minamahal ang mga anak natin, minsan nasa perception ng mga anak yan. Oh, wala na tayong magagawa if that is their perception. Yun ang naging problema ko. Akala ko ang kapatid ko ang naging favorite. Kaya nung lumalaki ako, malayo ang loob ko sa mga magulang ko. Alam nyo, nabago lang po yun mula nung nakilala ko ang Panginoon. Amen. At na-experience ko, natatouch ako kasi naalala ko na pinaramdam sa akin yung talagang lubos na pagmamahal ng Panginoon mula nung tunay na tinanggap ko siya at binigay ko sa kanya ang aking buong buhay. Naramdaman ko nung tinawag niya ako bilang anak, ang Diyos walang favorite. In fact, bilang anak, lahat mahal niya tayo gaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesucristo. At alam niyo po, mas matindi pa ang ni-require niya sa kanyang bugtong anak na si Jesucristo. Si Jesucristo ang inutusan niya na mag-lay down ng kanyang buhay. At si Jesus ang nag-lay down ng kanyang buhay para salbahin tayo sa mga kasalanan natin. Biruin mo, ganyan po ang pagmamahal ng Panginoon para sa ating lahat. At kung ikaw ay nanonood ngayon at nararamdaman mo na maaring ikaw ay hindi favorite ng iyong mga magulang, malayo ka sa iyong mga magulang, o di naman kaya ikaw ay isang magulang na you are playing favorites among your children, tigilan na po natin yan. At kung ikaw ay naghahanap ng pagmamahal, alam niyo po, isang pagmamahal lamang ang tunay na makakapagpuno ng tunay na pangangailangan ng sa loobin ng ating puso. At yan po ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. And kapatid, kung ikaw ay nanonood ngayon, perhaps this is your appointed time to receive the love of God through Jesus Christ. Let's pray. Panginoong Diyos, mahirap po ang buhay ko, ang sitwasyon ko dahil nararamdaman kong kulang ang pagmamahal sa akin ng mga aking mga magulang o di naman kaya ay naghahanap ako ng pagmamahal sa iba't ibang lugar. Ngunit pagod na po ako, nahihirapan na po ako, kulang na kulang po lagi ang aking kalooban. Ngunit naniniwala po ako na ako po'y tunay na mahal ninyo at pinadala niyo si Jesus
upang pagbayaran ng aking mga kasalanan. Inaamin ko po na hindi ko nararamdaman ang pagmamahal ninyo dahil ako po'y lumakad ng taliwas sa inyong mga utos. Ngunit ngayon po ay tinatanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Mula ngayon, siya na pong aking susundin. Gusto ko pong manumbalik ang relasyon natin, Panginoong Diyos. Gusto ko pong maramdaman ang lubusan ng pagmamahal niyo sa akin. Kaya Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Linisin mo akong ang aking kalooban. Ayusin mo ang aking puso. At hilumin mo ang mga sugat ng aking puso. Gusto kong matupad ang mga pangarap mo para sa buhay ko at maramdaman ang tunay na pagmamahal na galing sa iyo. Maraming salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at tinatanggap ko ngayon din ang buhay na walang hanggan. This I pray sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I want to pray now for people who are broken because of favoritism. May mga parents siguro na nanonood ngayon. Maybe you are showing favorites dahil kayo rin po. When you were a child, you grew up under, you know, the umbrella of favoritism. So I just want to pray for parents first, and I will also pray for children. Lord Jesus, I pray for parents right now who do not know the damage that they are doing by having a favorite. Lord God, heal their hearts and minds right now. Help them look at their children equally, just like you look at us equally, and your love for each and every one of us is the same. Lord God, help them make you their model when it comes to loving their children. Father, I also pray, kasi alam kong maraming mga broken-hearted dahil nasaktan talaga sila sa favoritism ng kanilang mga magulang, o di kaya akala lang nila na hindi sila yung favorite, Lord God, but their hearts are broken. Kung ikaw yan, kapatid, I pray for you right now. The Lord is the master of our hearts. He can heal our bodies. He died on the cross. He died on the cross to heal us, our bodies, but also to bring our hearts, Lord, to heal them again and to make them whole. So kung ikaw ngayon ay nasaktan at nagre-rebelde ka ngayon, o di kaya napaka-insecure mo, o di kaya selos na selos ka sa mga kapatid mo, the Lord is healing your heart right now and He's making you whole. The Lord God loves you. Even if you do not get the love that you need from your mother and your father, you can get that love and even more if you turn to the Lord Jesus Christ. He loves you so much that He died on the cross for you. There is no greater love on this planet than that. So kapatid, receive the freedom from God today, from the rejection that you have felt, from the jealousy that you have felt, from the insecurities that you have felt dahil sa favoritism niyan. You are free from favoritism starting today in the mighty name of Jesus. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa smart number 0998-590-0620, Globe 0977-803-5608, at sa Sun 0925-300-3000. Matagumpay na nakapamahagi ang Operation Blessing ng mga personal protective equipment o PPE sa Marikina Valley Medical Center sa Marikina City, Valenzuela Medical Center sa lungsod ng Valenzuela, at Santa Ana Hospital sa Maynila. Atin ding ipinagdasal ang kaligtasan at proteksyon ng Panginoon para sa mga frontline health workers sa gitna ng banta ng COVID-19. Plano ng Operation Blessing na mamahagi pa ng mga PPE para sa ating mga bayaning frontline health workers sa mga susunod na araw. Magagawa natin itong posible sa tulong ng inyong taus-pusong pakikiisa sa Operation Blessing. Maaari niyong ipadala ang inyong mga donations sa mga bank accounts ng Operation Blessing.
pwede ding mag-donate online sa official website ng Operation Blessing. Sama-sama po nating labanan ang COVID-19. We all have dreams. I am a woman. And sometimes, all it takes... Kung mapapagod ka sa love. Wanda! What else is there to live for? It's a wonderful Wanda to make all your dreams come true. And peace is not won by war, but by love. And that deserves a standing ovation. It's so wonderful! Anak ng magsasaka si Hernan Razon, iniwan niya ang bukid upang makapag-aral. Medyo mahirap ang buhay, nag-pray ako sa Lord. Lord, ayaw ko pong magsaka. Bigyan niyo po ako ng trabaho na kung saan ako makakapag-aral. Tapos after a month, nagkaroon ng favor ang Lord. Sa pagsusumikap, naging salesman siya at bumuo ng sariling pamilya. Kasama ang asawang si Leody, isang panaginip ang natanim sa puso ni Hernan. May mga nire-reveal na sa akin ang Lord. Misa sa panaginip, sabi sa akin, makikita ko na ako daw ay magkakaroon ng sasakyan. Di niya akalaing ang kagustuhang matutong mag-drive ni Leody ang magiging katuparan sa panaginip niya. Hindi ako confident dun sa nagtuturo sa akin kasi hindi naman talaga siya professional na nagtuturo ng pagdadrive. Kung pagpala ikaw ay nag-enroll sa driving school, marami ka palang dapat malaman doon. Pagkatapos kong matuto, nagkameron ako ng idea na pwede rin kaming magtayo ng isang driving school para makatulong kaming mag-contribute na magkameron ng mas madaming responsible na driver. Mula dito, itinatag ng mag-asawa ang Razville Driving Academy sa Bawan, Batangas taong 1996. Meron kaming dalawang sasakyan na pinagmula noon. Sa loob ng dalawang taon, nagkaroon sila ng iba pang branch. Ngunit, tila di pa rin sapat ang lahat. Maganda rin kaming kumita noon. Malaki rin yung kinikita namin. Kaya lamang, nawawala din. Parang napapapunta lang sa maling gastos, maling desisyon. Isang sikreto ang nahayag sa kanila na naging susi upang bumuhos ang mas matinding pagpapala sa kanilang buhay. One time, nag-pray yung asawa ko. Nagtanong sa Lord na, Lord, ano pag ang kulang sa amin? Para lahat, ginawa na namin. Nagbuklat ng Bible yung asawa ko. Tapos nakita niya yung verse sa Bible ng Malachi 3:10. Tinawag niya ako. Tapos sabi niya, basahin natin to. Nagsimula kaming nag-tithes. August, September, December, hanggang December, wala pa rin nangyayari. Ha, kahit nagtatights na kami, sabi na, parang hindi natalab. Sabi ko, hindi. Sige, subukan pa natin. Dumating na yung blessing. Yung aming Rasville Driving Academy, dumami bigla ang enroll. Tapos yung business namin, nadagdagan pa. Naipundar pa nila ang negosyo ng Harina. Ngunit di naglaon, ay naharap sila sa isang pagsubok dito. Nalugi kami ng malaki kasi hindi mga good customers yung nasumpungan namin doon. Nawala man ang negosyo sa Harina, patuloy ang pananampalataya nila sa Panginoon. Nakuha pa nilang magbigay ng mga gamot para sa mga medical mission at suportahan ang simbahang dinadaluhan. Groundbreaking ng church namin dito sa Batangas. Tapos nangusap ang Lord sa amin na kung ano yung the best sa inyo, ibigay niyo sa Lord. At ang ninais nilang pharmacy ay tinugon ng Panginoon nang hindi lamang isa, kundi tatlo pang mga butika. Ang dating anak ng magbubukid ay nagmamay-ari na ng mga lumalagong negosyo. At ang minsang panaginip ay naging katuparan at higit pa ang biyaya. Total trust to the Lord. Yun ay package deal na. Para sa magandang paghahanap buhay, sa pamilya, saka yung ramdam natin yung peace, parang masasabi mong kumpleto, kumpleto na. Ang Lord ang sandigan namin, siya lagi ang tinatawagan namin kasi kung kami ay aasa sa tao, wala namang magagawa eh. Sa Lord lang kami umaasa. Lahat ng mga blessing na natatanggap namin, lahat yun ang gagaling lang sa Lord. Wow! Operative word is trust. Which should be the attitude of, yes, of our hearts. It's Lord, lahat ng bagay dito na that's
quote-unquote, mine, mm-mm, pati na rin yung talents ko, it's mm-mm really all yours. Oh, I think that naman should be the attitude of yes our hearts. And the God promised in Malachi 3:10, di ba? Give the whole tithe to my storehouse so that there may be food in my house. Trust me in this. Sa ibang yun version, sa ibang version, ano? Test me. Ay, test me in isa pa yun, tama, di ba? Test. Ito lang yung sinabi ni God na mag-test siya. Ta mag-test tayo kay God because not nowhere else in the Bible says to test the Lord, but only here in Malachi 3:10. Test me in this, he said, if I will not open the gates of heaven and pour out so much blessing, you will not have enough room for it. At ang promise ni God, siksik, liglig, at umaapaw. I love it, I love it. Pero we also have to check our hearts, ha? Hindi natin pwedeng gawing genie si God. Oh, God, oh, ha? Hindi. You know, I gave you this money, ha? Ginawa ko lahat to para sa'yo. Kailangan. Kailangan. Hindi. You have to, ano? But sometimes, you know, we're human. Yes, totoo yan. We have to learn how to control that humanness where if I do something for you, you have to ex-deal. May ex-deal. Oh, huwag ka makipag-ex-deal kay God kasi ikaw ang talo. Bigay mo lahat kasi ang bibigay sa'yo ng Diyos ay, as Miriam said, beyond your wildest dreams. Just look at Leody and Hernan. Ang lahat ng ating skills, creativity, o anumang kakayahan ay galing sa Panginoon. He gives us the ability to make money through business opportunities. So let us honor Him in every business decision that we make, whether it's big or a small decision. And since the ability to gain wealth comes from God, let's honor Him with our wealth. Amen. Ang susunod nating kwento ay para sa mga working mommies na naghahanap ng magandang lugar para mag-distress at mag-relax. Panoorin natin to. Hindi maiwasan ni Norien ang ma-stress at manakit ang katawan dahil pinagsasabay niya ang pagtatrabaho at pag-aalaga ng anak. Yun sa talent po, usually talagang napupuyat ako. Tapos nakaka-stress po din kasi usually sa mga teleserye, pag nag-extra po talaga ako doon, minsan natutulog kami sa sahig. Kaya yung likod ko po parang pinapasukan ng lamig. Nako, Norien, kailangan mo nang mag-unwind at magpa-massage para naman ma-achieve na ang relaxation na hanap mo. Siguro po pag nag-pass pa ako, marelax po siguro yung isip at katawan ko. Siguro yun na po yung talagang hinahanap ko para sa katawan ko, saka makatulog ako ng mahimbing. Mapapasakamay mo na ang relaxation na gusto mo. Tutuparin yan ng isang wellness spa na matatagpuan sa Quezon City. It's a spa na may wellness center kami, pero it's more of a sanctuary for people who needs inner healing, spiritual healing, tsaka physical healing na rin. Kasi our healthy body needs detox, nourish, tsaka strengthens. Yung detox, meron kaming drink na dinidetox yon. Then, after ng detox, so meron kaming vitamins, meron kaming healing leaves, as well as ni-strengthen namin yung mobility ng katawan. No? Our first stop, ang Herbal Foot Soak. Dito ibinababad ang paa sa tubig na may mga Asian herbs na nakakapagpa-relax ng muscles sa ating paa. Second stop, Herbal Body Soak. Dito naman ay kailangang ibabad ang katawan upang ma-rejuvenate at maging energetic muli. Para naman sa ating third stop, masusubukan ni Norien ang lactating massage. Perfect para sa mga breastfeeding moms. Natutunan ko rin po kung paano i-massage para po mas dumami pa po yung gatas para mas ma-benefit yung anak ko. Masusubukan din sa spa na ito ang tension migraine massage, asthma massage, kidney massage at marami pang iba. Well-deserved talaga ng isang hardworking mom ang ganitong klase ng pampering at relaxation. Parang lagpas 100% kasi ang sarap talaga. Sobrang sarap. Talagang buong katawan ko na-relax. Maiibsan ng ganitong wellness spa ang pananakit ng ating katawan. Subalit ang tunay naman na kapahingahan ay matatagpuan natin sa Panginoong Hesus lamang. Ito ay ayon sa kanyang salita sa Biblia, Matthew 11:28. Come to me,
all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Nako, parang masarap bumisita sa spa na yan. Pero alam niyo po, malaking bagay po talaga ang touch therapy because it has the power to heal. In fact, nung sa Bible po, itong si Elijah, tumatakbo siya away from Jezebel. And depressed po siya, nagtatago siya dun sa isang desert. Alam niyo po, ang Panginoon nagpadala sa kanya ng isang angel who touched him and healed him from depression. So ang Panginoon, ginagamit ang touch para makapag-heal, not just physical, but also mental, emotional, and also spiritual. At alam nyo ba na ang touch therapy, malaking tulong po para pampalakas ng ating immune system. Ang isang nagpapahina kasi ng immune system ay stress. So sa pamamagitan ng touch therapy, tulad ng masahe, nadidistress ang ating katawan, nare-relax ang ating mga muscles, at nakakatulong para makaranas tayo ng mahimbing natulog. Hindi lang po yan ha, pwede rin nyo pong ibigay ang touch therapy sa inyong mga anak o sa mga kasama sa bahay na may sakit dahil ang Panginoong Diyos nag-heal siya sa pamamagitan ng touch. So pag itatouch niyo po ang inyong mga kasama sa bahay na mayroong sakit or kahit maaring hindi lang physical kundi emotional o kaya ay mental, itouch niyo lang po si niya and you call upon the Lord, Lord, heal this person. Give him good night's sleep para po mahimbing ang tulog natin, makapag-recharge, at mahi-heal sila sa kahit anong sakit. Dahil ang kapasidad po ng Panginoon is in the power of the Holy Spirit to heal. And that Spirit is within us. And we too can touch people and call upon the Lord to heal the person who are sick. Nangangamba, naguguluhan, nababalisa, dala ng COVID-19. Lagi nating tandaan, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo nag-iisa. Ito ang kanyang pangako. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Dito ka lang, ha? Dali sa yung magsalita tungkol sa pagpapatawad nila. Oh, ba't di pa bumabangon yan? Lahat ng negosyo ko nawala isa-isa! Yung mga sinapagdaanan yung pinagdaanan ko. Magpapakasal na kayo ng nobya mo? Ano naman papakain mo dun? Bang, sumuha lang dugo! Anak! You know, we cannot properly define ourselves without being in a relationship with our Creator. For in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. That's in Acts 17:28. The closer we draw to our Creator, the more we will know ourselves and our purpose for living. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. Bye! Good night. God bless. Bunga po ako ng tanikala. Nung napapanood ko yon, nakarelate din ako doon na lagi kang may worry, lagi kang may kagalit, wala kang peace sa puso mo. Habang umaandar yung story, nagkakaroon ng dinaw sa akin lahat eh. Si Jesus, gusto kong maghari sa buhay ko. May maganda siyang plano sa atin. Your giving enables us to produce Tanikala TV films of hope and love that transform countless lives like rain. Be a part of changing lives. Call now. Make use of your God-given talents and skills to proclaim Christ and transform lives. Join CBN Asia, the producer of the 700 Club Asia. We are now accepting applications for the following positions: Junior Writer, Media Researcher, Prayer Counselor, Partner Development Specialist, Partner Service Representative, NOC Technician, Spot Producer, Segment Producer, Social Media Producer, Researcher, Video Editor. You may submit your resume to jobs@cbnasia.org. For more details, visit cbnasia.org.